pag-asa ng bayan! Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Pati kahapon kasi... Mandatory auto-teasing! Tutulad ng bayan! Huwag mahintulutan! Tutulad ng bayan! Huwag mahintulutan! Mandatory auto-teasing! Edukasyon at karapatan! Ipaglaban! Ipaglaban! Upasahod na baho! Edukasyon at karapatan! Sahod itaas! Presyo ibaba! Presyo ibaba! Sahod itaas! Marcos Sinilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Sinilin! Ano, nagsama naman ang Duterte? Pag-asa ng bayan! Karapatan! Rally to ng mga... Tiling ba yan? Tiling yan? Education budget! Huwag bawasan! Dagdagan! Dagdagan! Huwag bawasan! Hey, okay lang yan. Tama lang. Tama lang naman. Siyempre, nagsisigaw sila dyan. Alam ka naman, di natin tanong. Para isulong ang mga reforma sa larangan ng edukasyon, dagdag ng mga classroom, dagdag na budget para sa education sector. Meron pa tayong bagong set ng mga nominees dahil tayo sa kabataan, hindi tayo nauubusan ng mga umuusbong na mga leader kabataan. First nominee po natin ay ang abogado na si Renigo, naging student agent sa UP system sa kasagsagan ng pandemya. Second nominee po natin ay si Buano, youth leader and agriculturist na si Pao Chavez. At ang third nominee po natin ay si J.P. Garcia, na bagamat kinasuhan ng anti-terror law, pero ngayon ay patuloy na nagsusulo ng karapatan ng kapakabataan. Okay, po, thank you. Mamaya po magpa-file kami tapos sa labas din. Salamat po. Ayan guys, what do we say? Kasi nga nasa loob sila ng basurahan, sabihin natin, boo! Ganon! Kasi nilalagay yung mga kabataan sa basurahan. Kaya naman, para sa pangalawa, danas din ng mga kabataan ang nagmamahal na presyo ng pagkain at bilihin. Kaya naman, narito si Pini, pinipira sa taas presyo! Nakakalungkot, no? Kasi kahit mamasahe, hindi na natin afford. Kaya naman, gusto ko na ulit tawagin ang pangatlong PE. Dahil mula sa charter change hanggang sa K-12 program, binibenta tayo sa dayuhan. Kaya tinatawag ko si Binibenta sa dayuhan! Tuloy-tuloy ang pagtaas ng tuition fee sa mga eskwelahan. Kaya tinatawagan ko si PE Bigatan ang singil. Ayun guys, sabi bigatan niya siya sa singil. Anyway, pinatanggal ang history sa kurikulum para palagnawin ang iwang makabayan.